Hello, good morning. So, ngayon ay may pupuntahan ako. Pero since traffic naman, may i-share ako sa inyo na tips kung paano ma-maintain yung smoothness ng takbo ng sasakyan ninyo. Ang purpose talaga nung i-share ko sa inyo ay para malinis yung fuel line ng sasakyan. So, naglalagay ako ng fuel additives. Minimix ko siya sa gasolina ng sasakyan namin para malinis niya yung fuel line, yung dinadaanan ng gasolina hanggang doon sa may engine. So, simula doon sa may fuel tank, tapos doon sa fuel pump, fuel filter, yung fuel line papunta doon sa may fuel injector, tapos some parts doon sa loob ng engine na nadadaanan ng fuel, nililinis niya. So, nakakatulong siya, hindi mo na kailangan buksan yung makina, kailangan mo lang siyang i-mix sa fuel, gagawin niya na yung trabaho niya. So, na-discover ko yung fuel additives nung nag-search ako dahil nagkaroon ng problema yung sasakyan namin. So, nagkaroon ng abnormality yung pagtakbo ng sasakyan. So, hindi naging smooth yung pag-arangkada niya. So, I think, nung that time, kailangan na talagang linisin yung fuel injector ng sasakyan namin. So, since wala akong makitang shop na pwedeng maglinis, hindi rin ako marunong pa nung time na yon. At saka, wala akong makita near the area namin na naglilinis ng fuel injector. So, as a remedy, nakita ko yung fuel additives na yon na nililinis niya nga yung fuel line. Trinay ko. So, bumili ako sa automotive shop. Tapos, minix ko siya sa gasolina ng sasakyan namin. Then, napansin ko na nag-improve or na na-lessen yung hesitation ng takbo ng sasakyan. So, as a remedy, oo, pwede. So, that time, kailangan na talaga linisin, pero, kumbaga, wala kang gagawin, hindi mo bubuksan yung makina, i-mix mo lang siya sa fuel, gagawin niya na yung trabaho niya. So, napakalaking tulong na laman ko siya. So, ngayon, ginagawa ko ng practice na i-mix yung fuel additive sa gasolina ng sasakyan namin from time to time para maiwasan na yung pag-build up ng makapal na dumi o dirt dun sa loob ng fuel line. Maiwasan na yung pagkakaroon ng ganun nga na problema. So, hindi ko na siya kailangang linisin. Pero gagawa ko ng video na separate sa paglilinis ng fuel injector. So, abangan nyo yun. So, sa ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano ko ikinakarga yung fuel additives na to. Bubuksan lang natin tong gas tank cover. Tapos, buksan lang natin tong fuel additives. Bali pang fuel injector cleaning ang purpose nito for long mileage cars. Tapos, tatanggalin natin tong foil na seal ng container. Then, counterclockwise ang pagbukas nitong takip ng gas tank. Tapos, ibubuhos lang natin ng mabilisan. Kailangan ipasok ng buo yung neck ng container para maitulak niya yung flapping na takip sa loob. Kasi kung hindi, aapaw yung isasalin nating additives. So, ayun, ganun lang kadali at kabilis tong pagkakarga ng fuel additives. Yan yung flapper na kailangan itulak kapag nagkakarga tayo ng fuel additives. So, ibalik na lang natin itong takip, tapos isarado natin yung cover ng gas tank. Then, pwede na nating i-drive yung sasakyan. So, hindi ko na mababanggitin yung brand kasi iba't ibang klaseng brand ang meron nito. Tapos, may iba't ibang klase rin siya ng type. So, yung binibili ko ay para sa long mileage na cars. Kasi medyo may edad na rin itong sasakyan namin. So, ang pinaka suitable na fuel additives ay yung binibili ko para sa sasakyan namin. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you sa panonood nyo sa aking channel, sa pagsubaybay nyo. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, click the subscribe button. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. At saka hit the like button. So maraming salamat. Bye-bye.